Tingnan ng Games and Amusement Board ang pagiging lihay timo ng labanan ng mga YouTubers, BOTY, na nagbabanggit na ang kaganapan ay maaaring magdulot ng mga panganib sa kaligtasan ng mga kalahok. Inilalagay ni BOTY ang mga lokal na vlogger boxing enthusiast sa isang laban na ipinapakita online. Na pattern ito sa mga celebrity boxing matches sa US na nagpasikat sa mga tulad ni na Logan at Jake Paul. Ang ilan sa mga tugma ng BOTY ay nakakuha ng humigit kumulang 2.6 milyong view mula sa mga subscriber at hindi subscriber. Sinabi ni GAB Chairman Bob Mitra na ang board ay masigasig na alamin kung ang mga boxing show ng grupo ay maaaring i-claim ng mga organizers, hindi bilang mga profesional na laban kaya sa labas ng regulasyon ng ahensya. Lagi naming pinahahalagahan hindi lamang ang kaligtasan ng aming mga boksingero kundi pati na rin ang integridad ng boxing bilang palakasan. Makatitiyak na kami ay mag-iimbestiga sa mga laban sa boxing na ito, at ang mga karampatang parusa ay ibibigay sa mga mapapatunayang responsable sa ilalim ng aming umiiral na mga patakaran at regulasyon, sabi ni Mitra sa isang pahayag. Sa pagsulat, tinutukoy ng GAB kung ang mga BOTY fighters ay lumahok sa mga laban para sa gantimpala ng isang halaga ng pera, o para lamang sa kapakanan ng pag-arte. Ang mga palabas ay tila kulang sa ilang elemento ng isang tunay na profesional na laban sa boxing, tulad ng paglahok ng kompletong mga opisyal ng ring, kabilang ang mga hukom, timekeeper, at ring physician. Ang mga palabas sa boxing ay mayroon ding hindi hihigit sa 3 round kumpara sa mga profesional na laban na may minimum na 4 round. Gayon din, walang way na isinasagawa bago ang kaganapan upang matukoy kung ang mga kalahok ay nasa parehong kategorya ng timbang. Higit sa lahat, ang mga palabas ay binubuo ng mga fighters-athlete na hindi sumailalim sa wastong medical procedures at clearances sa makatuwid ang paglilisensya mula sa GAB bago ang laban. Ang GAB, sa pamamagitan ng GAB DOH Free Medical Program nito, ay nagsusulong ng ligtas na boxing dahil karamihan sa mga pinsala o pagkamatay ng mga boksingero dito sa bansa ay mula sa hindi pagkakatugma at kawalan ng serbisyong medikal. Isususpind namin ang mga boksingero o tagapagsanay, o kung hindi, aalisin ang kanilang mga lisensya kung ang mga boxing show na ito at ang kanilang mga organizer ay makatuwirang makitang nagpapakita ng mga ilegal na aktibidad sa pakikipaglaban, sabi ni Mitra.